Connection. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo via www.brigada.ph. Suma sa inyo na ang Brigada Connection. Brigada, Brigada. Connection. Connection. Araw ng Martes, mga kabrigada, Nobyembre 3, 2020. Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong Brigador, Brigada Glenn Parungaw, at sa ating paunang balita. Brigada, Brigada. Connection. Connection. Mga kabrigada, umapila si PNP Chief General Camilo Cascolan sa CPP-NPA-NDF na huwag harangin ang gagawing mga relief operations ng kapulisan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Ayon kay Cascolan, nakikiusap siya sa naturang grupo upang maayos at mabilis ang pagdadala ng mga ayuda sa mga naapektuhan ng kalamidad. Imbis na manggulo, sinabi ng PNP Chief na mas mainam na tumulong na lamang ito para sa kapakanan ng mga residenteng nasa lanta ng bagyo. Tiniyak ng opisyal na handa ang gobyerno na tulungan ang mga rebelding biktima din ng paghagupit ng Super Typhoon Rolly. Siniguro naman ni Cascolan na tatalima ang PNP sa utos ni Pangulong Duterte na tumulong para agad na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga sinalanta ng kalamidad. Connection. Mga kabrigada, tanggapin natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang Brigada News FM sa General Santos. Yun hong trough ng bagyong Rolly, mga kabrigada, ay nakaapekto din sa baybayin ng Jensen. Kaya po ilang kabahayan nasira. Si Brigada Attorney Khan Palyeque sa balita. Brigada Attorney Khan, i-brigada mo! Brigada Republic Maimbundag, tatlong bahay ang sinira ng malaking alon na bumbayo sa mga kabahayan sa tabi ng dagat sa General Santos City hapon ng araw ng Linggo, na ayon sa local Pag-asa Weather Bureau ay dulot ng bagyong Rolly. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng LGU Johnson, kinumpirma ng Action Officer na si Dr. Agripino Dacera na tatlong bahay ang totally damaged sa Purok San Vicente, Barangay na Jangas West ng lungsod, habang may ibang kabahayan ang nagtamo ng partial damage sa Tinago area ng Barangay na Jangas South, habang tatlong pamilya din ang temporaryong nakisilong sa kanilang makapitbahay matapos sinira ng malalaking alon ang kanilang mga bahay. Okay, no damage na natala. Pero wala may nasandang na-instruction. Ayon naman kay Purok San Roque Chairman Timoteo Labasa, isang bahay sa kanyang purok ang nasira din, habang partially damaged naman ang ilang kabahayan. Kaya't nitong Lunes, abala ang mga residente sa pagkumpuni ng nasirang bahay. Kinumpirma din ni Labasa na nagsimulang lumaki ang alon bandang alas 3 ng hapon, at pagdating ng alas 8 ng gabi, nagtamo na ng pinsala ang ilang kabahayan na gawa sa light materials. Sa pag-inspeksyon ng CDR-RMO, maliit lang ang naging danyos, kaya nasa barangay level na ang pagresponde sa mga lumikas na mga pamilya. Gikan diri sa the home of the champions, General Santos City, alang sa Brigada Connection. Itong kaliweteng hindi marunong mangaliwa, Brigada Atty. Kansadyang Mabagmahal SM. Sana all. Palyeque sa 89.5 Brigada News FM, Mr. Johnson. Love News, Mr. Johnson. Authority. Brigada, Brigada.
Connection. Connection. Mula dyan sa Gensan, connect tayo ng Cagayan de Oro. Yun hong Archdiocese of Cagayan de Oro, magpapadala ng tulong para sa mga apektado ng Bagyong Rolly. Si Brigada Alden Bakal, sa balita Brigada Alden, i-Brigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Ang kabuntagong Pilipinas sa pangunahing balita. Magpapadala ng tulong ang Archdiocese of Cagayan de Oro sa mga apektado ng Bagyong Rolly sa Southern Luzon. Ito ay sa ilalim ng Social Action Center Program na binuo ng Simbahang Katoliko na nakatutok sa paghatid ng tulong sa mga nabiktima ng kalamidad sa bansa. Inihayag ni Archdiocese of Cagayan de Oro Vicar General Monsignor Precious Cabunot na nagpupulong na ang mga personahe ng nasabing programa upang pag-usapan ang tulong na iahatid sa mga nasalanta. Bukas naman ang simbahan na tumanggap ng kahit anumang uri ng donasyon na magagamit sa mga nabiktima ng kalamidad sa Luzon. Karon, nanasab sila sa pag-meeting, pagtutok ni Inay kung unsa yung ngayon buhaton o kung unsa sa ang mga formas ng padala. Ang atong Archdiocese, magkakontak lang dito. Kinsay ng contact persons, ang ato sa Social Action Center din eh, mamahimo sad nga maka-communicate dito kanila. Napagalawaan na una ng umapilang simbahan na isama sa pagdarasa ng mga Pilipinong biktima sa bagyo, lalo na ang mga binawian ng buhay. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Live gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Brigada, Brigada, Connection, Connection. Samantala mga Kabrigada, connect tayo sa Davao. Yung alkalde ho sa bayan ng Montevita sa Davao de Oro at ang asawa nito nagpositibo sa COVID-19. Si Brigada Joffel Candado, sa detalye niyan, Brigada Joffel, i-Brigada mo! Yung buntag ug Madayaw, Pilipinas. Nagpositibo sa COVID-19 ang alkalde sa bayan ng Montevista sa Davao de Oro na si Eutropio Hayatin, asawa nito at ang kanyang anak. Mismong ang alkalde na ang nagkumpirma nito base sa inilabas nitong pahayag habang siya at ang kanyang mag-ina ang kasalukuyang naka-isolate, subalit siniguro ng opisyal na magpapatuloy ang serbisyo ng kanilang munisipyo kahit pa may mga empleyado na naka-quarantine. Nabatid na bago ang kumpirmasyon ng opisyal, dumalo pa ito sa isang aktibidad sa sports complex ng bayan at ibang public engagement, kaya't umapila ito sa mga nakasalamuhan na mag-self-quarantine. Sa ibang balita naman, muling napasama ang Davao City sa mga lugar sa bansa na nakapagtala ng napakaraming kaso kasunod ng 166 case na naitala base sa datos ng Department of Health National kahapon. Sa kasulukuyan, lumobo pa sa 1,055 ang active COVID-19 case ng lungsod mula sa 3,899 total cases. Apat na kaso ang naidagdag sa death case, kaya't nasa 174 na ang death case habang nasa 2,670 naman ang recoveries. Mauka na ang balita live gikan dinhi sa Durian ug Capital of the Philippines ug home of the first Mindanaoan President, Davao City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Joffel Candado sa 91.5 Brigada News from Davao, the Music and News Authority. Brigada! Connection! Connection! Sa bahagi naman ng Visayas, connect tayo ng Cebu. 100 police ipadadala ng Police Regional Office 7 dyan ho sa Bicol para tumulong sa response efforts matapos manalasa ang Bagyong Rolly. Si Brigada Raul Del Prado sa report. Brigada Raul, i-Brigada mo! Mayong nabuntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa aming nangungunang balita,
Inihanda na ng Police Regional Office 7 ang kanilang 100-man team na ipapadala sa Bicol Region upang tumulong sa isasagawang response effort sa matapos manalasang bagyong Rolly. Nalaman ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas ang siyang tutulong sa transportasyon sa naturang mga personal ng PRO-7 na tutungo sa Bicol ngayong Linggo. Ayon kay Secretary Michael Lloyd Adino na magbibigay rin na sila ng footpacks at bottle the water sa team mula sa PRO-7 kasama ng relief goods na siyang ibibigay sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Ayon kay Police Brigadier General Albert Ignacio Sofero, ang direktor ng PRO-7 na inhanda na nila ngayon ang lahat na kailangang mga equipment na posibleng magamit sa isasagawang search and retrieval operation sa Bicol. Ang deployment ng Crisis Response Battalion ay gagawin bilang tugon sa naging direktiba ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan. Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection. Kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1 Brigada News FM Metro Cebu, the Music and News Authority. Brigada Connection. At sa Toledo mga kabrigada, inuman ng mag-ama na uwi sa pamamaril San Jose Bayan ng Pinamungahan. Si Brigada Genesis Canonigo sa balita, Brigada Genesis, i-brigada mo! Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao sa aming tampok na balita. Binaril patay ang isang 64 na taong gulang na lalaki ng kanyang sariling anak sa kanilang pamamahay sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Rizal, Bayan ng Pinamungahan, Western Cebu. Sa inisyal na imbisigasyon ng Pinamungahan Police Station, napag-alamang nag-inuman ang mag-amang Victoriano Caracian at Simon Caracian, 34 na taong gulang, sa terrace ng kanilang tahanan. Napunta di umano ang kanilang usapan sa dating di na pagkasunduan na nagresulta sa kanilang mainit na sagutan kung kaya't inawat sila ng kanilang mga kadugo. Pumasok sa bahay si Simon, muling lumabas bit-bit ang .22 caliber revolver at binaril ang ama ng 2 beses. Isang balang tumama kay Victoriano sa kanyang kaliwang dibdib na tumago sa kanyang likuran. Binawian ng buhay ang ama sa Pinamungahan District Hospital, samantalang sumurrender naman si Simon sa pulisya. Gikan diri sa the City of Copper with the Heart of Gold, Toledo, alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Genesis Canonigo sa 88.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. At mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Martes, November 3, 2020. Inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Nutri Cleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, the Music and News Authority. Connection. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.